So mga kababayan, no, i-share ko lang sa inyo itong ginawa kahapon kasi na pagdinig sa Senado. Ito ay patungkol, no, itong si Robin Padilla kasi ay parang minumungkahi itong medical marijuana. So gusto ko makuha yung reaction nyo dito mga kababayan kung sang-ayon ka ba kayo dito na itong marijuana ay gawing legal sa ating bansa ang paggamit nito. Pero siguro sa pamamagitan ng medical, no? Itong ating mga kababayan naman ay medyo binigyan ng ibang color, no? Itong ginawang pagdinig ni Senador Robin Padilla, sabi nila paano naman daw si anak ni Remulia. Siguro out naman talaga diyan sa topic na ito. Iba naman kasi ang kaso na yun, eh. So ito kasi ang ginawa ng pagdinig ni Senador Robin Padilla ay patungkol ito, at ito rin ipapapanood ko sa inyo mamaya itong ginawang pagdinig niya patungkol sa, kasi dito sa part na ito mga kababayan, mayroon siyang naglabas siya ng opening statement. Nandito yung mga mungkahi kung ano bang benepisyo ng marijuana, ano bang layunin nito, at saka makuha natin yung reaction niyo kung sang-ayon ba kayo dito na ang paggamit nito. Dahil daw naniwala sila na itong marijuana daw ay matibay na gamot laban sa iba't ibang sakit. Iwan ko lang kung gaano katotoo, dahil nga hindi pa naman ako nakatry niyan. Ay alam naman natin ay bawal yan sa ating bansa, no? At saka ang paggamit niyan ay talagang mayroong sigurong ano. So ipapanood ko na sa inyo mga kababayan, hindi ko na patagalan itong daldal natin, at mamaya na tayo magdadaldal. Pagkatapos itong preview ng video na ito, ginawang pagdinig sa Senado, at itong part ng video na ito ay opening statement ni Senador Robin Padilla. Let's go. Panoorin natin. Napakaganda po ng pangalan, Horace Cruda. Uy, wait lang ha. Continue. Crusader, kasama natin ito. Akin lang pong magbibigay lamang po ako ng maiksing opening statement. Muli po sa mga kapwa ko po, mahal na senador, nakapiling natin ngayong umaga, sa mga panauhin po natin sa pagdinig na ito, isang karangalan po na makasama kayo sa makasaysayang araw na ito. Sa araw na ito ay nagbubukas tayo ng pintuan at pag-aruga sa mga magulang at pasyenteng matagal nang kumakatok sa puso ng mga kinauukulan upang mabigyan katuparan ang kanilang mga kahilingan sa pagkakaroon sa access sa inaasam na lunas ang medical cannabis. Karapatan po ng pasyente ang pumili ng nararapat na gamot na kanyang nararamdaman. Sa kasalukuyan, limitado ang paggamit sa cannabis sa medical at therapeutic na pamamaraan. Obligasyon po natin bilang isang mambabatas na punuan ito, na bigyan ng kalayaang mamili ang may mga karamdaman ng paraan ng paggamot na sa tingin niya ay nararapat sa kanya, kaagapay ng prescription ng kanyang doktor. Noong paman ay kasama na isinusulong ng inyong lingkod ang legalisasyon ng compassionate na gamit ng marijuana para sa medical at therapeutic na benepisyo nito. Simula ng ihain ng inyong lingkod ang Senate Bill 230 o Medical Cannabis Compassionate Access Act of the Philippines, ang isa sa pinakaunang panukalang batas na aking isinumite, na sinundan ng makailang beses kong pagtayo sa bulwagan ng Senado upang manawagan ng pagbubukas ng kaisipan sa usaping ito. Batid ko pong marami na rin sa ating mga kababayan ang nagtaas ng kanilang mga kilay. Gayunpaman, batid rin natin ang napakaraming mga matang muling nagkaroon ng liwanag at pag-asa. Ngunit, tulad po ng iba pang mga panukala, hindi po kaila sa inyong lingkod na sana ay nauunawaan din ng lahat ng buong puso na bahagi ng ating proseso sa lehislatura ay ang pagkalap ng opinyon at suhestyon mula sa mga eksperto,
mga medical professionals, sangay ng pamahalaan, pribadong sektor, at iba't iba pang mga stakeholders na kinakailangan nating marinig upang busisiin, talakayin, at lalo pang pagtibayin ang batas na ating isinusulong. Sa araw pong ito, ang ating pong inaanyayahan ay ang mga nagpahayag ng suporta sa panukala. Sa mga susunod mong pagpupulong, ay atin naman pong aanyayahan ang mga nagpahayag ng pagsalungat o reserbasyon sa panukala. Nasisiguro kong mahaba pa ang ating magiging lakbayin bago magkaroon ng katuparan ang ating mabuting mithiin na makapagbibigay ng abot kayang lunas at makapagduktong pa ng buhay ng ating mga kababayan. Ngunit, ika nga po nila, ang bawat paglalakbay ay nagsisimula sa isang maliit na unang hakbang. Ikinagagalak kong makasama kayo panimula sa ating paglalakbay upang maging gabay natin sa ating talakayan. Narito po ang ilan sa mga katanungang nanggagaling sa taong bayan na nais po nating bigyan ng kasagutan bilang kayo po ang mas nakakaalam at mga eksperto sa bagay nito. Una po, para po sa mga patient groups at advocates, unang tanong po, paano makakatulong ang panukalang batas Senate Bill No. 230 sa kalagayan ng mga Pilipinong may malubhang sakit tulad ng epilepsy at cancer? Pangalawang tanong po, gaano kahalaga ang medical cannabis bilang alternatibo o pantulong sa protokol ng paggamot sa mga pasyenteng may sakit? Higit bang mas mabuti ito kaysa sa ibang mga gamot na may mga side effects? Pangatlo, sa inyo pong karanasan, gaano kahirap ang kasalukuyang proseso sa pag-access ng medical cannabis sa bansa? Gaano naman po ito kamahal? Pang-apat, ano po ba itong mga Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, 4 na mga drugs at substance, at bakit mahalaga na ma-reclassify ang cannabis? Sa atin naman pong mga eksperto sa larangan ng medical cannabis policy and regulation at cannabis cultivation, processing at manufacturing, meron po tayong mga bisita na inimport pa po natin, mahal na senadora, galing sa Estados Unidos. Wow! Nasasalamatan po natin. Grabe. Unang-una imported si Miss mga... Sarah U. Cruz na galing pa po sa Sacramento, at ang ating pong pamangkin na si Mr. Dexter Padilla na galing naman po sa California din. Sila po ay galing pa po sa Amerika. Umuwi po para po sa pagdinig na ito. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa inyong pagmamalasakit po sa ating mga kababayan. Ito po ang mga tanong para sa inyo. Sa karanasan at kadalubhasaan ninyo sa usaping ng medical cannabis sa ibang bansa, sa tingin po ba ninyo, napapanahon na ba upang maging legal na din ng medical cannabis for compassionate use dito sa Pilipinas? Sa salitang Ingles, bago to mama, English. In your experience and expertise in the field of medical cannabis in other countries, do you think it is an opportune time to legalize medical cannabis for compassionate use in the Philippines? Ito po ba, pangalawang tanong, ito po ba ay doable? Masasabi po ba nating feasible ang panukalang ito? Is this legislation doable? Would you say that the proposed policy is feasible? Pangatlong tanong po, ano ba yung best practices pagdating sa usapin ng medical cannabis sa ibang bansa?
What are the best practices with regard to the use of medical cannabis in other countries? Pang-apat, ano ang mga posibleng hamon at oportunidad na mungkahi na gawing legal ang medical cannabis? What are the possible challenges and opportunities in the proposal to legalize medical cannabis? Panglima, ano ang posibleng maging ambag na medical cannabis sa ekonomiya ng bansa? What are the possible contributions and benefits of medical cannabis in the economy of the Philippines? Ito naman po ang tanong natin para sa lahat. Meron ba kayong mga tiyak na komento at mungkahi upang higit na maiayos ang kung anumang partikular ng mga seksyon o prebensyon ng Senate Bill number 230? Do you have concrete comments and suggestions to further improve particular sections or provisions of Senate Bill number 230? Hangad ko po na maging malaya at produktibo ang ating pagdinig ngayong araw na ito. Maraming salamat. So yan. So yan, yan muna mga kababayan, ano yung ginawang ano ni Senador Robin Padilla, yung kanyang opening statement. So nilinaw niya naman yung mga nais nilang kagustuhan, kaya pinupost at inamin niya rin na noon pa ay gusto niya ng maisabatas itong paggamit ng marijuana. Pero ilinaw niya rin na as a medical use only, hindi pwede gamitin kung sino-sinong Juan de la Cruz. So sana lagyan niya ng probation na matibay. Kasi alam niyo naman, kahit gaano ka, kahit sabihin natin na ilalagay yan sa sintido na illegalize, gawing legal yan, no? Gawing legal. No? Gawing legal na ang paggamit. So hindi maiwasan na may mga kababayan talaga natin na aabusuhin yan, eh. Kung paano nga yung bawal ay inaabuso, yun pa kayang hindi na bawal, di ba? Normal yan sa ating lipunan sa mundo, na kapag igawing legal yan ay hindi maiwasan na maaabuso yan. Pero siguro at least lagyan, hindi naman talaga maiwasan yan na hindi maaabuso yan, eh. Yung paggamit nga sa ipinagbabawal na gamot ay inaabuso nila, alam nila nga bawal, yan pa kayang hindi na bawal. Pero siguro kung maipasa din naman yan, no, siguro, para sa akin, siguro, why not, no? Hindi, bakit hindi nila subukan, no? Kung subukan na talagang effective yan, bakit hindi? Para naman sa kapakanan ng taong bayan, no? Na, para, sabi nga nila, gamot yan sa cancer at epilepsy, napakaraming magagamot daw dyan sa medical marijuana na yan. Pero, ang dapat, alam naman natin, yan naman talagang layunin ng batas nito. Para sa medical. At hindi kagaya ng nagko-comment. Kung pinanood yung hearing ni Senador Robin Padilla, yung mga nagko-comment, mga kababayan, ay abay. Yeah, pilit nilang isinisingit itong issue patungkol sa anak ni Remulia. Ano namang kinalaman sa anak ni DOJ Secretary Remulia yan sa hearing na ito? Parang gusto nilang palabasin, ano niyan, toda rescue? Hindi naman siguro, hindi naman gagawin yan, na itong bill na ito ay pinopose para toda rescue sa anak ni DOJ Secretary Molya. In case na maipasa itong batas na ito ay makalaya, hindi mangyayari yan, mga kababayan. Dahil yung issue na sa anak ni Remulia ay ibang usapin yun. Hindi na yun medical use, kundi magpakamatay na talaga ang ginawa niya, kasi napakarami. At saka paggamit ay based sa mga pangangailangan nila, kung talagang maipasa itong medical marijuana na ito, na yan nga ay ipinopost ni pinopropose talaga na gustong maisabatas nitong Senador Robin Padilla, at katabi niya rin dyan si Senador Crispo. At napakaraming mga kababayan din na sumusuporta dito. Talagang gustong maraming tumikim dito, ha? No? Gusto ko rin talagang tumikim dito sa tinatawag nila na damo. Mahiwagang damo, no? So, kung babalikan kasi natin yung kwento about diyan sa medical marijuana, sa marijuana na yan, noon daw hindi naman talaga ano yan.
inabuso lang talaga. At saka sabi naman nila, ikaw mo talaga yan, palakas nga daw yan. Eh talagang naabuso lang talaga mga kababayan, naabuso ng gusto. Yung paggamit niya na halos sa ginagamit na sa hindi tama. No? So siguro, kung may sa batas din naman ito, eh lagyan ng safeguard talaga. Kung walang safeguard, mga moti ka talaga talaga. Kasi alam naman natin, bawat batas ay naaabuso talaga yun. Walang batas na ginawa sa buong mundo sa pamamagitan ng paggawa ng tao na inabuso, na hindi naabuso, naaabuso talaga. Di ba? So, yan siguro. So, yun lang muna ang ating komento. So, gagawa siguro ako ng next content. No? Mas maganda siguro para hindi kayo mababuraot. No? Eh, sa huli na lang siguro ako magko-comment. Una yung content. Halimbawa, yung sharing. Una, palabas muna natin yung video. Tapos, sa sunod na tayo magbibigay ng komento. Siguro, ganun ang tema. No? Bahala na kayo kung panoorin nyo itong komento ko sa huli. At least, so, yan muna siguro. So, sunod, yun ang gagawing format natin para at least nasa inyo niya ang decision kung panoorin nyo pa yung komento natin o hindi. Kasi medyo, kung iuuna natin, medyo, siyempre, magko-comment tayo na hindi pa natin masyado na rinig na buong kwento itong ginawang hearing nga. No? So, yan muna mga kababayan. Maraming salamat at see you next video mga kababayan.